So, what's up mga ka-Pigeon Nation? Welcome back dito sa Pigeon Nation Love TV. So, ngayon nga ay pagpaparisin na natin yung last na pair para sa south natin, habol, ano, mga ka-Pigeon Nation. So, tara, samahan nyo ako. Mga ka-Pigeon Nation, bali nandito na ako sa Breeders' Loft at nandito na rin si tatay nung third overall champ, tsaka yung inbreed Taiwan natin na producer, ano, mga ka-Pigeon Nation. So dito nga pala sa cup na to, maraming salamat po kay Tito Manny Cruz, no, sa regalo niya sa atin. So, babawi po ako. So, ngayon nga, mga ka-Pigeon Nation, pakita ko muna sa inyo yung mga ibon. Yun, so mga ka-Pigeon Nation, ito na yung ating cock, no? So, siya nga yung anak ng ating foundation bird na Taiwan, ano, mga ka-Pigeon Nation. So, tatay ito ng third overall champion ng North ng BFRC. So, ito na siya, mga ka-Pigeon Nation. So, maganda na yung katawan. Maganda na yung balahibo. Condition na, mga ka-Pigeon Nation. So, dito natin siya i-breed sa cage na to, mga ka-Pigeon Nation. So, kuhanin naman natin yung hen, mga ka-Pigeon Nation. Ngayon, mga ka-Pigeon Nation, ito naman yung ating hen. So, punong-puno. Muscle. So, ayan, tapos na sila ng salmonella, no? Pinagpahinga ko nga ng mga ilang araw bago natin i-breed para sure na malinis, mga ka-Pigeon Nation. Nigyan ko na din to ng mga electrolytes at probiotics. So ngayon, mga ka-Pigeon Nation, bibigyan ko lang to ng electrolytes habang nakasalang silang dalawa. Dahil syempre sa pagkakasta ay na-stress din yan, napapagod. So malaking bawas ng stamina nila yan. Kaya kailangan nating bigyan ng electrolytes ng mga ka-Pigeon Nation. So tara, ilagay na natin siya dun sa may kak-observa natin. So ayun, mga ka-Pigeon Nation, eto na yung hen natin. Tapos eto yung kak. So pagsamahin na natin sila ngayon. So magbababa ko na lang yan. Magbubugbog. So ito nga, mga ka-Pigeon Nation, walang imik pa. Parang hindi pa sila officially na magkapares. So hindi ko pa nilalagyan ng pugad dahil medyo sagabal pa yun sa kanila, mga ka-Pigeon Nation. So sa ngayon, hayaan lang muna natin sila. Pag may napansin tayo na bugbugan, baka doon natin ilagay sa double cage. Doon natin i-breed para mas okay. Tapos dito kasi, mga ka-Pigeon Nation, sisikatan ng araw yung loft na to. Tsaka ipapayayan naman kasi natin yung itlog na ilalabas ng pair na to. So bali sa mga susunod na araw, siguro dalawang araw bago natin i-pair yung sitter o yaya ng magiging pair na to ng mga ka-Pigeon Nation. So ayan, okay naman yung condition nila. O sana nga ay mag-pair na sila ng mga ka-Pigeon Nation, para masuksok natin yung sayang na ring, yung pang south ng BFRC. So super habol na to, mga ka-Pigeon Nation. Ito na ang pinaka super na habol. So swertihin na lang yung pair na to kapag medyo nag-extend pa yung pagkakatuloy ng North Race, no, mga ka-Pigeon Nation. Dahil syempre hahaba yung palugit nito para makapagsimula ng South Race. So, baby nga yung mangyayari sa ibon na ilalabas na ito sa karera, mga ka-Pigeon Nation. Pero wala tayong magagawa dahil part of the game at kailangan natin yung gawin. Sakripisyo talaga. Dahil yung sing-sing na yun ay nakabilang sa South Race. Pero kung makikita naman natin na wala talagang kalaban-laban yung ibon na talagang maliit bata, malalaman natin, mga ka-Pigeon Nation, kung mai-old bird natin sa summer race. Yan na, mga ka-Pigeon Nation. So, balitaan ko kayo
So yun nga mga Video Nation, bago ko ibalik sa pair natin, bago ko i-update sa may pinag-pair natin, ay gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng bumati sa atin ng congratulations para sa ating graduation. Tsaka sa happy birthday. Dahil birthday nga natin nung nakaraan, 25 pa mga ka-Video Nation. Ano? Bali ngayon nga ay July 28 na. O kahapon namin nakuha yung mga awards. So, ilagay ko siya dito. Ayan. So, sa bunga ng ating pagtsatsaga mga ka-Video Nation ay medyo nakakuha-kuha naman tayo ng mga award, ano, mga ka-Video Nation. Di bali ng gulong sa ibon, basta yung number one priority natin, syempre, yung school para sa ating future, ano, mga ka-Video Nation. Dahil pagka mas bright ang future natin, mas magagandang ibon yung maaalagaan natin. Dahil syempre, kapag nakakaluwag-luwag tayo, makakabili tayo ng mga ibon na, na talagang matitindi, no, mga ka-Video Nation. So, inuulit ko, salamat po sa lahat ng bumati sa amin, ng aking girlfriend na Valedictorian. So, maraming salamat po sa inyo. So, shout out po sa, ano, kay Dami PH, kay APS 1990 Lop. So, nga pala, may raffle tayo. Huwag nyo kalimutang sumali, mga ka-Video Nation, ano. Okay. Nasabi ko na ba si Mark Louis Legaspi, shout out sa iyo, AJ Bose. So, maraming salamat sa inyo sa suporta niyo, no. So, kay B-Boy Love TV, so shout out sa iyo B-Boy Love. So, pagpatuloy mo lang 'yang ginagawa mo dahil isa kang ehemplo sa mga fans here na pinanghihinaan ng loob sa pag-iibon, ano, mga ka-Video Nation to. So, ito nga si B-Boy Love TV ay talagang papahangain kayo ng taong yan, mga ka-Video Nation, dahil pag nakita nyo kahit ganun yung nangyari sa kanya, talagang patuloy pa rin siya. So isa ako sa mga humahanga sa'yo, B-Boy Love TV. So shout out sa'yo. So eto na nga, update ko na kayo mga ka-Video Nation. So eto nga po mga ka-Video Nation, ano, medyo close na sila pero hindi pa sila nagkakastahan. Medyo mahina kasi mambara ko tong checkered eh. Pero natukanan niya kanina yung sa ulo kaya medyo nagulo na yung hen. Try ko lagyan ng pugad mga ka-Video Nation. Baka sakaling yun ang kailangan. Minsan kasi yun din ang kailangan eh. So ito mga ka-Video Nation, nilagyan ko na ng pugad, ano. So nandito sa baba yung kak, ayun naman yung hen. Kanina, nagbabarako-barako na siya, ano, mga ka-Video Nation. So, sa tingin ko, hanggang dito na lang muna yung video natin ngayon, mga ka-Video Nation, dahil kailangan ko pang kumuha ng aming card dun sa school, yung nakaraang card namin, ano. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga ka-Video Nation. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, at subscribe dito sa ating channel. At hit niyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Paalam!